Kak Upau, good morning. Nanapod ko guys, karon April 29 na handa. Karon na kong magpamahaw, kasi kaso kay kuha kong maninay sa ang silingan dari sa Picas Street. Handa. So, tinood, wadyo ko kaila sa ginikanan. Nakaning bata, ah, gidadara ni sa ang kaila katong nagbuhat sa septic tank. Dari, itong drive, tricycle driver po. Diyan gidadada rin mo tuning ko. Gusto ko. Unda kay, gahapon kay gihatdan mo kong invitation. Kay bunjag lagi ko no karun. Da. Blessing guys. Kay ganing ingan ni, tagsaray nga ni nga mukuha ni mo. Maninay bisag ni mo kaila. Da mo karun. Alas 10 man nagbunjag ato sa housing church. Mamagasikaso na ko. Pero di po ko mauwahi. Kay lajo-lajo para batog housing na rin. Ja, namahan na ba mo guys sa tagalayang nasod karon kay ba ko nga padong paron mo gabi eh. Nag-asikaso na ba mo sa inyong meals? Ja, salamat ka do sa mga malumong kasing-kasing ng mga sponsors. Di na mo natagsa-tagsaan kay kahibaw na mo o kinsa mo. Ja. Ug sa padado nga nagtimbaya isang channel, ug sa kanunay nagtimbaya isang channel, napatanga kamong tanan, giyahan mo sa Ginoo, tagaan pa mong daghang grasya o kabaskog sa mga panglawas. Pasalamat arong adlaw guys, tang matak na ah, sa atong kinabuhi kay napatay gininhawa. Sa atong labang makagagahom, si Jaman Jud Maoy, atong dalangpanan. Da guys, mananig ang itsura. Tiyap na siya gamay. Tiyap-tiyap na, kung nalaman siya gamay. Salamat ka dyan yung tanan. Ja, kita-kita na lamang tanin doon, ja, guys, kay mama o sa ami. A few moments later. A few moments later. Mga bata, ngayon ay tinatanggap ninyo ang responsibilidad. Nasanayin sila sa pananampalataya. Dito ang patungkulan. Napalatpihin sila sa utusan ng Diyos gaya ng tinuro ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Naiintindihan ba ninyo ang iyong ginagawa? Ninong at Nina, kayo po sasagot. Nakahanda pa kayong tumulong sa mga magulang na kayo ang inyong inaanak sa pananampalataya? Handa. Bilang kinatawan ng isang bayan ng Kristiyano, ikinagagalakong tanggapin ang inyong mga anak sa pamamagitan ng pagpupuro sa kanilang sanilang noo. Kaya naman, inaadiyahan ko ang mga magulang upang prasansano ang inyong pabibinigan. Tatay, nanay, ang ilagyan ng sign of the cross, ang bata sa noo. Dadapat tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagbigahan sila ng mga lagan. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos, ito ang tanda ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa pag-ahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinagaharian niya." At kinalang ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpalang sila. Kapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagpuri ka namin, Panginoong Jesus Cristo. Magsipo po ang lahat. Sige po, kuya, kuha ka nilang ng isang pangupuan para okay, magandang umaga sa inyo lahat. Umaga po, Father. Maliban sa bata, hindi pa nabibinyagan. Meron po ba sa inyo hindi nabibinyagan? Lahat kayo nabibinyagan na? Sigurado kayo? Opo. Saan? Simbahan. Alam niyo pa kung kailan kayo binyagan? Opo. Hindi. Alam niyo pa kung sinong ninong at ninang ninyo? Alam po. Palagay ko.
Pag din sabihin, pinupuntahan niyo pa. Nahihingi pa kayo ng regalo. Madaling sabihin na tayo na binigyan na. No? Pero ang tanong, pagkatapos natin binyagan, ano nangyari? May napala ba tayo? No? Nalaman ba natin yung tinanggap natin na binyag? No? Inalam ba natin o pinaalam ba sa atin? Kasi ito ang malungkot na katotohanan, no? Ang harapin natin. No? Lumaki tayo lahat-lahat, hindi tayo tinulungan ng ninong at ninang natin. Kanya-kanya na. Pagkatapos ng isang araw na binyagin, bahala na kayo. Huh? Yung tatay at nanay natin, wala din pakialam. Huh? Ang pakialam nila, alagaan lang tayo. Palakiin, pag-aralin. Pero yung pananampalataya natin, walang pakialam. Huh? A few moments later. Jasmine Jane. Dalawang pangalan niya? Okay. Jasmine Jane, ikaw ay binibigyan ko sa malalim, ha? Manganap. At ang Espiritu Santo, amen. Ay, pili-pili. Kanina ba yung mana? Na mama. Congratulations. Next. Ang damit pang binyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wakas at walang bahigungis ang kanilang tao ay napapaligiran ng iwanan dahil ang kasalanan madalas nangyayari sa katiliman. Nandiyan tayo bilang gabay. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bagong binyag. Sa tulong ng mga magulang, ninong at inang, naway maghanap ito sa kanilang puso at iwa. Hanggang magpakasal kayo. A few moments later. Moni agibunjagan guys, ahong gidagit. Di ah. Kaya nabisi sila na to, ahong gidagit. Hi, I'm Jasmine. Jasmine, naginahanda ni kay Bisaya, amo di pang dako. No? No, Bisaya, nakaimo naman na. Jasmine! Grabe, pare, arong duga sa minahong managwali pa. Saan ang puno ng bata? Dinakaw ko dun. A few moments later. Enja guys. Makapahuway de kog digamurun. Kapahuway de kog digamo guys, kay nga mas unday si Jar kuno magdigamo. Kay naamoy nang imbitar na datog magkanta-kanta kuno unja magtagay ija kuno kung pangatuon na lima kay gigihan na lamang ko. Kay na lamang kog lakaw na kay ako ra magdigamo. Tapos puro a few moments later. Manihapon nami guys, unya. Dilaw na haron nagniluto undoy nga adobo. Ughani ba ni makapasar na ba? Okay. Ngayon masiga nga siya kunin mo luto. Adobo. Pwede na ba mo minjo? Manihapon na ba mo guys? Ay, kanina. Kinsa na isinugbang galunggong diha? O kanang tuloy ba? Tuloy. Tuloy niya buwan. Tuloy ko tayo. Tuloy ay tinabal di ay. Kaya naman ko tinabal sa unang. Alam mo ito sila sa suka. Dodo. So, katong na daghang asin dito. Sige nga dagto. Sige nga tamban. Dodo. Mga manihapon tanin dyo guys. Sa ang mga malumang kasing-kasing nga nas lain-laing nasod. Mga unta ninyo.